Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon pong araw ay i-share ko kung paano gumawa nitong murang halaga na asulapan, yung ginagawang taniman ng asula. Ang asula po, ito yung ginagawang alternatibong patuka sa ating mga lagang manok, sa native man o sa mga heritage na manok. Ito po yung asula na tinatawag. Nandito po sa video, ituturo ko po step by step kung paano ako gumawa nitong asulapan na ito sa murang halaga. Para po dun sa mga hindi pa nakakasubok gumawa nito, para dun sa mga baguhan na gustong mag-try ng murang halaga na paglagay ng asula. Ang nagastos ko po dito sa ginawa kong asula na ito, dito sa asulapan na ito, halos nasa 1,000 lang siya. Dahil yung iba kong ginamit, katulad po nito, dito lang nakukuha sa amin dito sa gubatan sa amin. Pwede kang manguha dyan, libre lang. Ang ginastos ko lang dito ay itong rapal. Nabili ko lang siya ng 1,000. Halos yun lang nagastos ko sa paggawa nito. Kaya nga po pala, dun po pala sa mga hindi pa nakaka-subscribe, at paki-subscribe naman po at paki-click nyo na rin po yung bell button para updated po kayo sa mga susunod ko pa na i-upload na video. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-share at nag-like, nag-comment dun sa mga nauna kong in-upload na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yun po ay napakalaking tulong para sa akin, sa katulad ko nag-i-start pa lang sa pagbablog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Start na po tayo sa paggawa nitong asulapan. Dito po sa part na ito, kailangan nating palahin yung paglalagay natin ng trapal para maalis yung mga matutulis na, yung tawagin dito sa amin yung mga tuod, yung mga pinagputulan ng mga kahoy. Kasi kung di natin naalisin, hindi natin papantayin itong paglalapatan natin ng trapal. Pwedeng paglagay natin ng trapal, mabutas yung trapal, matusok, mauubos yung tubig natin dun sa pan. Kaya kailangan pantayin natin ito, palahin, para malinis yung paglalagay ng trapal. Start na po tayo sa pag-ayos at pagpantay nitong paglalagay natin ng trapal. Tayo ngayon ng kawayan pang lagay dun sa ginagawa kong asulapan. Ang daming kawayan, umuha tayo. Pero walang may ari. Mapaalam lang tayo sa puno. Sila yung may-ari ay. Ito ay yan. Thank you.
Sa paglatag pala po nitong trapal, tips ko lang dun sa mga hindi pa nakaka-try ng ganito, dun sa hindi pa nakaka-experience magkabit ng ganito, dun sa mga baguhan. Pag ano nyo po nitong trapal para di kayo mahirapan, kung halimbawang ang gusto ninyo yung 1 feet yung taas niya nung gagawin ninyong asulapan, itupi nyo lang siya ng ganyan, tupi, ganyan 1 feet, tupi. Tapos dito sa dulo, tupi nyo rin ng 1 feet. Sa tingkabila doon, tutupi nyo rin siya ng 1 feet hanggang doon sa kabilang dulo. Tapos doon sa kabila, matupi rin kayo. Saka dito nyo na po sa tutusukan sa gilid hanggang doon sa kabilang dulo paikot. Tapos saka nyo naman na ilagagan ito doon sa pinagtusukan ninyo. Diretso na po yan, diretso na po ang lagay niyan. Ito na po yung asula pond na ginawa ko, yung alagay ng asula. Ang taas niya na yung 1 feet. Ito pala sa paggawa nitong asula. Yan. Itong lagay ng asula, huwag niyong lilimutan na nalagyan ng ng overflow. Ito, wow. Ito yung overflow na ito. Ayan, dito. Ito po yung tapos, ipapakita ko lang sa inyo para ayusin ko pa yan. Huwag niyong kakalimutan lagyan itong kahit anong net, yung hindi dapat lulusot yung yung asula. Kasi pag din yung nilagyan ito, pagtaas ng tubig, lulusot din yung asula dyan, mauubos. Saka pag wala nitong overflow, pag umulan, tataas dito yung tubig, mawawash out yung yung asula natin, mauubos. Kaya kailangan may overflow siya para hindi siya napupuno ng ulan. Pagdating dito sa malabas siya, kapunta dun. Para hindi maubos yung asula na itinanim natin. Ayan na po siya. Ang taas pala nito ay umabot siya ng 1 feet. 1 feet yung taas niya. Tapos yung buka niya. Yung buka galing doon papunta dito. 40, nasa 43 inches. Yung buka niya, yung haba niya. Eight meters yung niya, yung haba. Tapos na yung pagkatapos niya. Salinan lang natin ang tubig. Tapos lipat na natin yung asula. Tapos na tayo sa pag-iigib, paglalagay ng tubig dito sa ginawa nating paglilipatan ng asula. Medyo hiningal tayo sa pamawisan. Madami-dami rin kasi inigib natin ang tubig. Halos siguro nasa 100 uli tayo ng timba. Start na po tayo sa paglilipat ng lipat na natin yung asula para makabilo na.
dito sa ginawa natin ng lagay ng asula. Meron po tayo ditong tayo ng pudo ng rabbit. Yun ang ilalagay natin dito sa ating ginawa ng asula para pampataba. Nahingi natin dun sa isa nating kaibigan. Vlogger din siya. Kaya shout out kay Kuniho Del Hermano. Isa rin siyang vlogger na katulad ko, nag-i-start pa lang din. Pakisuportahan din naman po ang kanyang YouTube channel. Pakisubscribe and like. Lipat na po tayo ng ililipat, itatransfer ko na itong ito kasula dito sa ginawa nating pan. Okay na, nailipat na natin yung nailipat ko na itong kasula dito sa bagong dito sa bagong lagay ng kasula natin. Ayan po siya. Estimated ko mga 2 or 3 weeks mapupuno na yan. Yung niya. Pwede na mag-harvest dyan. I-update ko po kayo sa 3 weeks kung anong magiging niya. Yung before and after niya. Kung gaano sila kabilis dumami. Yan po yung ginawa kong asula. Asula pond. meters by 43 halos mag 1 meters itong itong lapad niyan, tapos yung buka niya, yung haba niya 8 meters. Dito pala po sa ibabaw nitong sa asulapan na ito, na nilagyan ko ito ng ng ganito nylon, tapos ipinako ko paikot siya papunta dun sa bawat kanto. Tapos pagkalagay ko ng pako, yun ang pinagtalian ko nitong cable tie. Tinali ko dun sa trapal para di siya bumaba. Yun lang po yung sariling idea ko. Hindi ko po alam kung anong maganda para sa inyo. Ito lang po ay idea ko lang, pa i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko dito sa asulapan na ito. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyong gawin para sa gagawin ninyong asulapan. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Please subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga susunod ko pa na i-upload na video. Thank you po and God bless.